Ito po ay isang makasaysayang okasyon para sa ating lungsod. At alam ko pong hindi biro itong ginagawa natin, yung mga department heads natin, nandito, city admin natin, kasama po natin. Hindi biro itong gagawin natin. Sabihin na natin mahirap po ang paglilipat. Kung paglilipat nga ng bahay, mahirap. Ano pa kaya ang City Hall? Nagkukwentuhan nga kami ni Michelani kanina kung paano maglipat ng mga dokumento natin mula sa planning hanggang sa treasury, hanggang sa FOA, hanggang sa dokumento ng LCR. At talagang hirap eh. Kung may mawala kang isang papeles lang, pwedeng magkagulo. Pero sa tulong ng ating pagtutulungan po ng bawat isa na nandito at yung mga iba pang nandun sa Old City Hall natin at sa lahat-lahat po, ay sigurado po ako nakakayanin natin. At kahit mahirap po ang ating hinaharap sa ngayon, kahit malaking pagsubok o challenge itong ginagawa natin, sana po ay lamang dun sa hirap yung excitement natin para sa hinaharap. Ako po ay lubos na excited para sa ginagawa. Para malinaw na malinaw lang din po, syempre napaka-importante tayo dito. Ilan tayo dito? Siguro 300? Baka higit sa 300 po tayo nandito. Pero mas marami po yung hindi natin kasama. May mga brothers din, mga media nagpo-cover. Pero siguro ilan lang din naman ang nanonood. Kaya napaka-importante po na para sa atin na nandito ay ika nga, we are on the same page. Alam natin kung una, ano ba yung ginagawa natin. Ilipat tayo ng temporary City Hall. Sana hindi tumagal ng 3 taon kasi construction period nasa 2 taon po yan. Pero syempre meron pang ibang mga considerations gaya ng kung demolition, lalo na wala pa yung as-built plan ng Old City Hall. Isa naman yan sa dahilan talaga kung bakit nagmamadali na tayo. Sana naintindihan po natin kung ano yung ginagawa natin, number one. And number two, at siguro mas mahalaga pa, naintindihan din sana ng bawat isa na nandito kung bakit natin ito ginagawa. Kung bakit ba tayo kailangan maglipat? Bakit ba nating pinaplano na gumawa ng bagong City Hall? At ito, nakikita ko nandiyan sila Engineer Francis, ang ating building official, si Engineer Artan, mga engineers, mga architects natin, na aking po unang sinanggunin po natin ng problema natin sa Old City Hall sa kanila. Kumuha din tayo ng mga private consultants, engineering consultancy firm. Kumuha po tayo. Nalaman natin later on, meron na rin palang kinuha yung previous admin na consultancy firm din. Pero hindi natin kasi nakita yung resulta nun. Until much later, may nagbigay lang sa akin, may nag-abot lang sa akin. Pero malinaw po na may structural issues ang Old City Hall. Kaya pinag-isipan po natin, pinagplanuhan natin, umunsulta tayo. Ako mismo, ano, siguro, walang exaggeration, siguro naka-100 engineer at architect ang nakausap ko. Kasama yung sa atin, kasama yung mga kaibigan, mga isang consultant natin, kumausap din ako ng mga may experience sa construction, mga private construction firms. Ang dami talagang ilang daan tao ang kinonsulta natin para mabuo ang mga plano natin. Mayroon pang nag-unsolicited proposal ng PPP na hindi nag-workout, pero may elements ng design na nagamit pa rin naman natin. At marami pa, dami natin pinagdaanan. Pero pag tinanong natin, bakit ba natin ito ginagawa at kayo po ang magiging kailangan magtulungan tayo. Dahil ang laki ng Pasig eh. Ang Pasig sa ngayon, pag binilang po natin, kasama yung mga transients, pagkasama yung naumupahan ng dito, yung mga dumadaan na kasi dito nagtatrabaho, yung mga boarders, mga shares, umabot na tayo ng more than 1 million. More than 1 million ang Pasigenyo. Tinuturing na rin po natin silang Pasigenyo. More than 1 million Pasigenyos in 30 barangays. Talaga napakalaki ng Pasig. So, hindi naman po lahat ay maririnig akong magsalita. Hindi naman lahat ay masipag magbisa. Hindi naman lahat masipag magbasa o kahit manood ng news o ng video. Kaya sigurado po, yung iba, kayo po tatanungin. Kaya dapat, kabisado rin po natin, alam natin kung bakit natin ito ginagawa. Lalo na sa panahon ngayon, na aminin natin o hindi, ayaw man natin pag-usapan o hindi, marami talaga sa panahon ngayon na
atat na atat pamunitigan, sabihin na natin. Marami sa panahon ngayon ay nagkakalat ng fake news, ng disinformation. Ito po, yung mga ibang kasama natin, mga kaibigan naman natin, itong mga ibang vloggers dito. Pag tinignan nyo po yung mga page nila, maya-maya, pag tinignan nyo po yung mga reactions at mga comments, may kita nyo po na talagang activated ang troll farm ng isang grupo dito sa Pasig. May kita nyo po pag binuksan ninyo, na hindi naman nangyayari dati, pag kinubuksan nyo yung ilang post nila, may kita nyo, biglang may 500 na angry react. May kita nyo, biglang may 500 na laughing react. Na hindi naman nangyayari yun dati. Bigla-bigla, sabay-sabay. So, ang tao naman, ilan ba? Ngayon, meron na, may bago sila, maabot na ng 500. Hindi ko lang alam kung mangyari ngayon kasi binabati ko, baka hindi sila patuloy, baka paklik pa lang sila. Dahil binati ko, baka hindi sila tumuloy. So, tingnan natin, ano? Pero totoo po yan. Tapos, pag tinitingnan natin, sa tulong din ng BIO natin, sa tulong ng mga ibang kaibigan na medyo marunong sa social media at sa ano pa, pag tinitingnan, puro mga fake account talaga. O yung iba, yung bibiling account kung saan, ano, may iba galing Vietnam, may iba galing Laguna, may mga iba, pasig yung address, pero mga nakalock profile, pag tinignan mo ng maigi, magkakadikit. Ibig sabihin, yung mga iba pa nilang sinishare, yun din. So, nag-share sila ng mga, alam niyo na, mga iba, medyo political, yung mga iba, mga outside posse. Kasi yun nga yung mga ini-engage ng mga ibang grupo na troll farm. Kaya kailangan, maagap tayo. Kailan, ang baga, ang sa atin lang naman, yung katotohanan. Kung saan yung katotohanan, doon lang po tayo. Hindi na tayo lalayo. Ang pinag-usapan natin dito, hindi po politika eh. Ang pinag-usapan, doon yung iba, gusto mong mamulitika, tayo, secondary concern lang natin yan. Ang pinag-usapan natin dito, una, sa paglilipat natin sa temporary city hall facility, ang pinag-usapan natin ang kaligtasan ng mamamayan, ang kaligtasan ng ating Tori. Yan ang unang-una sa lahat. Alam na alam ni Councilor Angelo yan dahil yung doon mismo sa opisina niya. Palaki, araw-araw, lumalaki yung crack. Nung una siyang pumasok sa City Hall, ganun pa lang yun. Pero ngayon, buong ano na. Siyempre, yung engineers natin. Ano pa ba yung mga office na medyo malalata? Yung mga nasa 8th floor. Siyempre, kami yung pinaka, ano, medyo pinakakaan. Kitang-kita naman sa may office ng DRMO, sa may city sa likod. Yung pagkita ng dalawang building. Kasi hindi naman isang building na City Hall, di ba? Apat na building yan. Magkakarugtong. Siguro yung iba sa inyo. Sino po dito ay magkakabukingan tayo? Sino po dito ay more than 60 years old na po? Meron po ba dito? Pwede ko pang mamwini. Mamwini. Buong buhay ko sa Pasigan natin. Naalala nyo po yung old City Hall, yung original na 3 floors lang. At ngayon po na lumaki, dinugtungan ng dinugtungan yung City Hall, alam po natin na never naman po nagkaroon ng bagong pundasyon ang City Hall, yan at yan pa rin yun. Kaya yung mga opisina kung saan lumalabas, sa LCR, Montes, yan, medyo kinakabahan na rin po talaga yung mga yan. Ano bang meron sa opisina ninyo? Umiwalay na. Ayan, yung mga... Magdasali naman po yun, ba? So yun po yung una sa lahat. Kaya natin ito ginagawa, kaya nasimulan yung pag-iisip at pagpaplano, kaligtasan ng tao. Huwag naman po na maabutan tayo. Diba? Siyempre, magdasali tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos, pero kailangan may gawin din tayo. Hindi pwede magkantay lang tayo na magkantay na. Hindi, mababa siguro 0.1% chance lang naman na bukas may mangyari. Eh araw-araw, 0.1% chance na may mangyari. Kabago-kabago na si Consel Buboy, engineer din ko. Talagang, sa number one kaligtasan ng tao, safety, buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Pero pangalawa, sabi nga, gagawin na lang din natin eh. Kailangan natin gawin para sa kaligtasan ng tao, para sa buhay ng tao. Pero gagawin na lang din natin. Ayusin na natin. Isang beses ko lang gagawin ito eh. Gandahan na natin. Once in our lifetime lang po, magpapagawa ng bagong City Hall. Hindi ko naman pinangarap na sa turn ko mangyayari ito. Pero ito na po ito eh.
Wala na tayong magagawa, nandito na to. Ayusin na natin, gandahan na natin, at siguraduhin natin yung gagawin natin. Ay hindi yung tipikal na gawa ng gobyerno. Di ba, pag kinakita tayong proyekto ng gobyerno, malungkot man sabihin, pero aminin natin, pag kinakita tayong project ng gobyerno, lalo na malaki, anong iniisip ng tao lagi? Nako, overpriced yan. Pangarap sabihin, oh nako, substandard ng gawa niyan. O kaya, nako, hindi maganda ang pagpaplano niyan. Pagtapos niya, may kita, marami pang problema, o may kita, ay kulang pa pala. O kaya, hindi maganda, hindi yung daming, di ba yan ang experience natin sa gobyerno? At naiintindihan natin yan. Hindi natin sinisisi ang taong bayan, ayan yung una nilang naiisip. Kasi, sa matagal na panahon, totoo. Pero dito sa Pasig, ibahin natin. Dito sa Pasig, ipakita natin sa taong bayan. Ipakita natin sa buong bansa, maging sa buong mundo, na sa Pilipinas, pwedeng gumawa ng malaking proyekto na maayos, malinis, maganda, pinagplanuhan, good for 100 years ang itatayo po natin sa bagong siglo. Papakita natin sa tao, papakita natin sa buong mundo na pwedeng gumawa. Yes, malaki po yung project cost natin. O doon, 9.6 billion, mukhang bababa pa, ano? Kaya hindi ko pa pinipirmahan yung kontrata. Kasi gusto natin, tingnan natin, ano ba, pwede bang mabababa? Basta maayos, mababa. Good quality, tingnan natin, baka mabababa pa natin yung presyo. Kaya hindi pa ako makapag-announce. Pero papakita po natin na kung 9 billion, 8 billion man yan, papakita natin na pwedeng gumawa ng maayos ang gobyerno. Pwede gumawa ng maganda. Di kalidad ng gobyerno na nasa tamang presyo. At alam niyo po kung anong pinakamaganda ito. Kukwento ko po sa inyo. Huli na po ito bago tayo i-bless ni Father Melvin. Andito na po si Father. Hi Father, good morning po. Good morning po, Father. Ang pinakamaganda po dito, at ako kaya proud na proud po ako, ang ganda nung mensahe kanina ni Vice Mayor Dodot, na hindi lang po ito basta ordinaryong proyekto o po malaking proyekto, pero ito rin po ay sumisimbolo sa mga pagbabagong pinatutupad natin sa ating lungsod. And this is in a very real way. Hindi lang po basta abstract o ano, pero in a very real way. Paano ko po nasasabi yan? Nung nagsimula tayo magpakilala ng mga pagbabago sa LGU natin noong 2019, alam naman po natin sa buong bansa, narinig natin kahit si Mayor Benji Magalong, lagi niya rin pong kumbaga passion at bumasin niya rin ito yung laban kontra corruption. Alam po natin ang biggest source ng corruption sa gobyerno ay ang procurement. Alam po, hindi yan. Open secret yan. Kahit saan kayong bahagi ng Pilipinas pumunta, hindi yan sikreto. Open secret kung secret man. Yung 20-30% o higit pa na SOP, hindi secret. Open secret nga kung sikreto man. Yan ang biggest source of corruption sa buong Pilipinas na kaya nananatiling mahirap ang Pilipinas dahil sa practice na yan. Bukod pa sa substandard, doon talaga. 2019, nakipaglaban tayo. Binasag natin yung sindikato, tinigil natin yung lumang kalakaran. Ang resulta po, bumaba yung mga presyo ng mga kontrata ng City Hall. Ang natitipid natin kada taon dahil sa procurement reform ay more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year. At kung mahirap pong isipin, ano, wala naman sa atin dito nakakita ng 1 billion pesos eh. Mahirap siya, kumbaga, sa laki ng number na yan, mahirap siya i-visualize. Mahirap siya talagang, kahit ako para sa akin, mahirap siya intindihin gano'ng bakalaki yung 1 billion na yan per year. Yung mga bunga na yan, nagsisimula na po, nararamdaman na natin. Pero totoo yan, yung pinakabunga na yan, for generations to come. Kasi sila talaga yung ano eh, maaanin yan. Pag may mga pinaghihirapan, tinatanim natin na pagbabago ngayon. Next generation, sila naman po talaga. Opo, kahit papano may nararamdaman na tayo ngayon. Napapa-tumalaki yung budget natin. Napapa-lawak natin yung mga servisyo. Pero again, future generations, sila po talaga yung makakaramdam, makakaranas ng mga prutas ng mabuting pag-gobyerno at procurement reform. Pero isipin po natin, kung more than 1 billion pesos per year yung natitipid natin na dating napupunta lang sa bulsa ng sino man, kung 3 terms, kung 9 years,
9 billion pesos po yun. Sa madaling salita, para tayong nagpatayo ng bagong City Hall na good for 100 years, nang libre, na galing lang sa savings natin, walang naapektuhan ng program, walang naapektuhan ng project, walang nabawas sa mga program project activities natin, pero nakapagpatayo, makakapagpatayo tayo ng bago City Hall na world class. Kaya sana po, ay magkakasama tayo rito, konting sakripisyo para sa ikagaganda ng ating mahal na lungsod. Mga kaibigan, now is the most exciting time to be a Pasigueño. Wala naman, pero nakita naman natin. Ang maganda dito, bukod sa mga sinabi ko kanina, ang maganda dito, tayo yung first tenant. Kasi since temporary, ayaw naman natin magpagawa. Tapos after 2 years, iiwan natin. Sayang pera kung gano'n. So ito, kumbaga, rerentahan natin, lessee po tayo. Ang maganda dito, nakuha natin siya sa market rates, pero halos customized po. So sakto sa needs ng isang temporary facility para sa City Hall. So saktong-sakto at mukhang maganda naman. So, yung mga ibang opisina natin nakalipat na. Iyano natin, unti-untiin natin para hindi rin mabigla. No? Hirap din maglipat, pero ito natin, parang okay naman. First time nagkaroon ng City Hall na may sprinkler, na hindi ka matatrap pag nagkasunog. Diba? So at least, napakasaya. Ang mayor's office po, kailan po lalilipat ng nagsisimula na kami, kita niyo naman. Pero tingnan natin, by October, definitely dito na kami. Pero importante, yung mga ibang frontline services, ngayon pa lang, DPLD, Treasury, so paano ka ng amilyar, pa-assess ka ng amilyar, pwede na po dito. Okay, salamat ha, thank you po, Mayor. Halos 2 taon na tayong nakaupo, no? Na binigyan tayo ng pagkakataon ng tiwala ng taong bayan. Eh nauna namin na pag-usapan, Mayor Bico, yung mga problema ng ating City Hall ngayon kung saan lumabas na talagang structurally unsound na, no, yung ating unang bahay. No? For the safety ng bawat isa sa inyo, minabuti po namin na maghanap ng temporary na pasilidad para sa ganun makapag-tayo tayo ng panibagong City Hall. But more than that, itong ginagawa po natin ngayon, blessing, no? Today's blessing, it symbolizes, no? It also symbolizes yung ating pag-iwan ng dating mga gawi, pag-iwan ng dating mga practices, no? Na hindi maganda, paglipat sa isang mas magandang pasilidad, at para mag-iba natin yung mga lumang gusali natin, kasama na rin yung hindi magandang pasal, no, ng ating nakaraan. And hopefully, magbigay inspirasyon sa ating lahat bilang mga kawanin ng ating pamahalaan. Napagandahin pa ang ating serbisyo. Pagandahin ang pagmamahal natin sa taong bayan ng ating lungsod na alam natin gutom na gutom ng pag-asang tunay. No? And I believe na kung tayo magkakaisa dun sa pangarap natin na mapaganda ang serbisyo natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan mahirap, eh malayong makakarating, mas malayong mararating natin bilang isang lipunan. So mga kapwa naming kawanin, sana magsilbi itong isang-isang inspirasyon at panimula, bagong panimula sa bagong pag-asa, mas lalong dumami pa ang pag-agos ng pag-asa sa ating lungsod. Welcome sa ating City Hall. Sa temporary City Hall na pala. Meron ganda, di ba? Ayos at hindi na kami kakabahan. Kaya hindi tayo pinapakahulong mag-inasa. Ganda na message kanina ni Mayor. Tama, meron tayong mga proyekto at programa dapat ayusin na natin, di ba? Sinasanay tayo, tinitipid niya. Ako, yung pinakamagandang sample, bibili dati ng mga, nung nasa ano ako, no? Mga sasakyan. Mga bibili ka nga, titipidin mo, China, sirarin agad. So, dapat sa mga, ano, sa Pasig niya, maganda magsimula. No? Kung gagawa ng mga proyekto, maganda, legalidad, world class. Yun. Ang ganda ng mensahe ni Mayor na it's really tama. Ito yung time na maging ano, na proud tayo. Maging Pasigueño kasi ito yung ano, makikita talaga natin maganda ano, mga future natin na mga Pasigueño makikita. Okay.